Hello po! So today, gagawa naman tayo ng creamy and meaty and saucy spaghetti. Na ito po ang mga sangkap. 1 kg ng spaghetti noodles, creamy and cheesy spaghetti sauce, Filipino style spaghetti sauce, minced garlic, onion chopped, angels evaporada, all-purpose creamer optional, spaghetti meat sauce optional, condensed milk optional, hot dog, na putol-putulin lang po natin, and cheese. Sa sauce naman po, kaya ako gumagamit ng dalawang klase kasi gusto ko na medyo cheesy na siya sa sauce pa lang. Kasi mamaya habang niluluto ko siya, lalagyan ko din na naman siya ng cheese po. Pero itong paglalagay ko ng mga evaporada and yung condensed milk is optional lang naman po. Ngayon po, magpapakulo na po tayo ng tubig and lalagyan na po natin siya ng asin and ng konting mantika para hindi po magkadikit-dikit yung mga noodles natin mamaya pag niluluto po natin siya. Ngayon po, pag kumukulo na po, pwede na po natin ilagay ang ating noodles. Pinuputol ko po siya ng kalahati para hindi po masyadong mahaba yung noodles at hindi po tayo mahirapan sa pag-mix mamaya ng ating sauce. I-follow lang po natin ang instructions sa kanyang pakete kung paano po natin lutuin ang ating noodles po. And again po, yung ating recipe po today is para po sa 1 kilo na spaghetti. Ayan, makikita nyo po mamaya na masarap po talaga ito. Ngayon po, gagawa na po tayo ng ating spaghetti sauce. Una, magpapainit po tayo ng mantika o ng cooking oil sa ating kawa. Pagkatapos po ay isosote na po natin ang ating onion. Ayan, isosote lang po natin siya and pagkatapos po ay pwede na po natin ilagay ang ating minced garlic. Ayan, katulad po ng ginagawa ko, isosote lang po natin siya hanggang sa medyo naging brown na po yung ating garlic. At this point po, is pwede na po nating ilagay yung ating karne. Depende po sa inyo kung anong karne po yung gagamitin nyo. Pwede pong ground pork, pwede din pong ground beef. Depende po sa inyo kasi meron po kasing hindi kumakain din ng beef, meron din hindi kumakain ng pork. Depende po talaga sa inyo yon. Pagkatapos po, ihalo lang po natin siya ng mabuti. Ganyan po. Hintayin na po natin siya na maluto hanggang sa maging lightly brown na po ang ating karne. Tuloy-tuloy lang po yung paghalo o ang pagluto ng ating karne. Mga ilang minutes lang naman po ito. Habang niluluto po natin ang ating karne, ay lagyan po natin siya ng konting asin. Pagkatapos po natin lagyan ng asin, lalagyan ko din po siya mamaya ng ground black pepper po. Para naman yung karni natin ay may lasa kapag kumakain po tayo kasi diba, mas masarap po siya pag may lasa. Ngayon po, ilalagay ko na po ang ating hotdog. Lulutuin ko po siya ng mga, sabihin natin, 2 to 3 minutes kasama ng ating karni po. Ngayon, okay na po ang ating karne at ang ating hotdog. Ilalagay ko na po ang ating spaghetti sauce. Ayan. Ubusin na po natin siya o simutin na po natin ang laman ng pakete ng ating spaghetti sauce. Ayan. Isusunod ko din po yung creamy and cheesy spaghetti. Spaghetti sauce pala. Ayan. Iubusin ko din po. Kaya po, gusto ko pong Kaya po dalawang sauce yung ginagamit ko kasi gusto ko talaga siya saucy. Ayan, pag nasimot na po natin, haluin na po natin siya ng mabuti.
Ngayon po, haluin na po natin ng mabuti ang ating sauce nang mamix na po natin siya sa ating karne at sa ating hotdog. If in case po gusto nyo pong dagdagan ng ating sahog o yung ating ingredients, pwedeng-pwede po. Bali, kung ako po yung papipiliin, ang yung idadagdag ko po is mushroom. One can ng mushroom, napuputul-putulin ko lang siya ng maliit. And then, imimix ko po siya kasama ng pagluto ko sa hotdog kanina. Ayan. Diba? Haluin nyo lang po siya ng mabuti hanggang sa well-distributed na po ang ating sauce sa ating mga ingredients like hotdog and karne. Ayan, diba? Kulay pa lang po niya. Nasobrahan ko yata sa mantika to. Tatanggalin ko lang ito mamaya. Ayan. Ngayon po, pag na-mix na po natin na mabuti, ay ilalagay ko na po ang cheese o yung grated cheese. Kung meron po kayong quick melt na cheese, pwedeng-pwede po yun kasi mas mabilis po siyang matunaw sa ating sauce. Pero kung wala po, pwede na po yung regular nating cheese. Ayan, diba? Haluin lang po natin siya sa ating sauce and matutunaw lang po siya maya-maya. Tuloy-tuloy lang po ang paghalo hanggang sa matunaw na po ang ating cheese. Pero kung hindi po lahat matunaw, okay lang po yan since yung gagawin naman po natin ay meaty, saucy, and cheesy na spaghetti sauce. Ngayon po, well distributed na po ang ating sauce. Kaya ilalagyan ko na po siya ng evaporated milk. Kung wala kayong evaporated milk, pwede po yung fresh milk. Ayan, hahaluin ko lang po siya ng mabuti hanggang sa mahalo na po natin siya sa ating mga sauce. Ah, sa ating sauce pala. Ayan. Hindi ko po inubos yung 1 can ng ating evaporated milk kasi konti lang naman po talaga yung dapat na ilagay dito. Mga ano, sabihin natin 1/4 cup. Ayan, or 1/8 cup po natin ang haluin ating sa evaporated milk. Na po ang ating cheese. Ayan, haluin lang po natin siya ng mabuti and pagkatapos po nito ay ihahalo ko na din po ang ating condensed milk. Yung condensed milk po, same lang din po, hindi ko po siya uubusin. Pwede po nating lagyan ng 2 to 3 tablespoon po ng ating condensed milk. Ayan. Diba? Haluin lang din po natin ulit siya. Dagdag lang ako ng konti, baka kasi ano. Tapos, tuwing nagluluto po kayo nito, tikman nyo po siya if okay na po sa inyo yung lasa, yung tamis ng ating sauce. Kasi kung, baka masobrahan nyo kasi ng tamis. Kasi nakadepende po kasi yan sa ano, sa inyo po kung ano po yung gusto nyong lasa. Ngayon po, maglalagay po ako ng all-purpose cream. Yung paglalagay po ng all-purpose cream, condensed milk at ng evap milk ay depende po sa inyo. Hindi po talaga kailangan na lagyan yan. But yung ginagawa ko lang po kasi, nilalagyan ko po siya kasi mas nakakadagdag po siya sa sarap ng lasa ng ating sauce. Tigman nyo po siya, promise po. Hindi po kayo magsisisi sa ano, sa sauce po natin. Ayan, haluin na po natin siya ng tuloy-tuloy hanggang well distributed na po and haluin po natin siya ng 3 minutes. Ayan. After 3 minutes ay ihahalo na natin ang ating spaghetti sauce sa kanyang noodles. Ayan. Ilipat ko lang po yung spaghetti sauce natin sa isang lagayan kasi baka hindi kayo sikayanin nung aking maliit na lutuan yung spaghetti sauce at ng spaghetti yung dami nito. Ayan, diba? Makikita mo talaga, besh. Ayan, mainit-init pa, ang sarap. Ayun, oh, ang daming karne. Saucy talaga siya. And yung mga hotdog, nako naman, nakakatakam talaga. Nagugutom ako bigla dito, eh. Gusto ko nang kumain, kaya lang, di pa pwede. Ayan. Yung gagawin po natin, kung ibebenta po natin siya, ay ilalagay po natin sa ating tub. Ngayon po, yung gamit ko po na tub ay 750 ml na tub. Ayan. Diba? Lagyan lang po natin siya. Hindi po natin kailangan na punuin. Bali yung gawin lang po natin hanggang sa, yung palagi kong sinasabi, hanggang sa liig-liigan lang po ng ating tub. Ayan. Ayan. Ito na po yung ating finished product. Lalagyan ko lang po siya ng cheese as topping sa taas. And ready na po siyang ibenta. Ayan, diba? Tingnan niyo po yung itsura niya. Nakakatakam. Gutom na ako. Ayan, gusto ko nang kumain kaso hindi pwede.
Ayan, kasi ibebenta natin ito. Ayan, di ba? Ang sarap. Ito na pwede. Ayan, di ba? Sa amoy pa lang po, malalaman mo na talaga na masarap siya. Yung nagawa ko po pala ay 9 tubs. 9 tubs kasi yung isa kinain na po ng anak ko. Dapat 10 tubs po pala dapat, kaya lang isa kinain na pala ng anak ko. Ayan, di ba? Saucy kasi. Tsaka cheesy, tsaka hotdog, oh. Mumapaypay sa akin, sabi niya hello. Ayan. So guys, kung nagustuhan niyo po yung ating video at gusto niyo pong ma-update sa mga bago nating uploads, please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Thank you po!